Okay po, so based doon sa report na hinihingi ni Ma'am PJ, kinakailangan po natin kunin yung interpretation based on the mastery level ng mga estudyante nung nag-take sila ng exam ng solo and non-solo sa science subject. Okay, so paano ko po ba nakuha yung result na mastery? Item number 1 ay mastery level sila. Item number 2 ay near mastery. Item number 3 ay near full mastery yung kanilang nakuha. Okay, so first po, kinakailangan nyo munang kunin yung consolidation of item analysis. Ayan, so meron po ako dito yung ginawang another sheet, consolidation of item analysis. Ano naman po itong consolidation of analysis? Ito lang naman po yung ginamit natin, or dito po makikita yon sa automated score sheet na ginawa ko noon pa. Nandito po yun sa result na nasa baba. Ito po, kukopyahin nyo lang po yung data na manggagaling dito. So, kung hindi nyo po ito ginawa, kung hindi nyo po ginamit ito, pwede naman po kayong automatic na mag-input dito. Say for example, ay 173 yung gusto nyo ilagay dito. So, na-under mastery pa rin siya. So, merong 81%. So, 81% yung nakakuha ng tamang sagot. So, dahil 81% yung nakakuha ng tamang sagot, so ang interpretation sa kanya ay mastery. So, ganun lang po. So, pwede na po kayo dito direct na mag-input ng number of students na gusto nyong ilagay. So, kung meron naman po kayong data ng consolidation of item analysis, pwede nyo na pong i-copy-paste na lang yung data. So, say for example, sa Aguinaldo, ito po yung nakuha kong data sa item analysis nila. Ito naman po sa Bonifacio, ito naman sa Jacinto, at ito naman sa Mabini. And last one yung Rizal. Nung sinummary ko po siya, ito po yung naging result niya. So, ito na lang po yung kukopyahin natin. Ayan. Ito na lang po yung kukopyahin natin based dito sa result per section. So, ito na po yung summation or summary. Dito na lang po tayo kukuha ng data para i-paste dito sa interpretation. Say for example po, ito. Ito po yung number of students na may tamang sagot. So, ito na lang po yung kukopyahin ko kasi in-add ko na po yan. From Aguinaldo, Bonifacio, Jacinto, Mabini, and Rizal, in-add ko po siya lahat at ito po yung naging result niya. So, since na 3 yung pinakamataas na score, equivalent score, so ito lang po yung kukunin ko. Okay po. Then, punta po tayo dito sa kung anong grade level kayo. So, ako naman ay grade 5. So, dito ko po siya ibipaste. Ito. Interpretation, grade 5. Yan. Okay po. Balikan ko. Copy. Interpretation, grade 5. Grade 5. Paste the values lang po. Huwag niyo pong kukopyahin pati yung formula kasi hindi po lalabas yung interpretation dito kapag mali po yung pagkaka-input ninyo. Next po, dito naman po tayo sa non-solo. So, ito po yung data ko sa non-solo. Since na yung non-solo ay nasa number 9 up to number 34, madali lang pong kopyahin. So, ito lang po. Since na 1 lang yung score niya, so ito lang po yung kukopyahin ko. Ito po yung mga estudyante na nakakuha ng tamang sagot. Yan. So, copy lang. Copy. Tapos, grade 5, paste. Mapapansin nyo po, meron ako ditong table na solo and non-solo. Ilalagay nyo po dito yung non-solo. Huwag nyo pong ilalagay sa solo kasi magkaiba po sila ng formula. Okay po. Okay, so yan. So, ang last po na gagawin ninyo after makopya or i-encode yung estudyante na nakakuha ng tamang sagot dito per level at per item, dito na po kayo sa formula. Ayan. So, kung tama naman po yung ano, kasi magkakaiba po tayo ng placement number ng solo and non-solo. Kaya hindi ko po magagawa ng formula, specific formula po para sa inyo. So, kayo po mismo yung mag-i-input dito. So, bali madali lang naman po ito. Ito po. By the way, i-input nyo po muna yung total number of students per grade level. Halimbawa po sa grade 5 ay 214. So, ilalagay ko po 214 hanggang sa number 40.
Actually, ito ay hanggang 34 lang. Yan. So okay po. So kayo na po yung mag-ano dito, magbabago ng formula dito. Depende po sa solo and non-solo type of question kung anong number of item po sila nakalagay. Okay, so for example po. Para makuha natin yung interpretation, ganito lang po yung gagawin natin. So B3, ito po. Di-divide lang po natin sa total number of pupils who got the correct answer in number 1 ay 174. So B3 divided by total number of students per grade level. So halimbawa po sa grade 5 ay 214, yun lang po. Divided by D3, ito po yun. Okay, tapos click nyo lang po yung enter. So magkakaroon na kayo ng, ano, ng sagot dyan. Magkakaroon na rin po kayo ng mastery. Magkakaroon na rin po kayo ng interpretation dyan. So, next po, para hindi na kayo mag-isa-isa, idadrag nyo lang po yan pababa. Same, kasi same lang naman po yan, same lang naman po yung formula na gagawin nyo dyan. Okay? So, idadrag nyo lang po pababa para hindi na kayo mahirapan. And then, dito naman po tayo sa non-solo. Okay po. Dahil wala pong data dito sa solo, kinakailangan nyo pong baguhin yung formula niya. Okay po. So, dito po sa akin, okay na to. So, ang ginawa ko lang naman po dito equals, open parenthesis, yung number of students na nakakuha ng tamang sagot sa item number 9. Take note, non-solo na po tayo. Non-solo. And then, divided by, of course, number of students per grade level, close parenthesis, times 100. Yan lang po. Okay, tapos idadrag nyo lang din po yan pababa. Okay, so say for example po, halimbawa, nakakuha ko dito ng near mastery lang kasi 66% lang. Okay po, percentage of number of students who got the correct answer ay 66 lang. Okay, so for example po, gusto kong taasan. So, i-input ko po dito ay 189 students yung nakakuha ng tamang sagot sa number 11. Okay, so, naging 88 po siya. So, ang interpretation niya ay near full mastery. Okay po, again po, ito po ay per grade level. Tama po. Ito po ay per grade level. Okay po. Again, recap lang. Consolidation. Kinakailangan nyo po muna ng consolidation. Kung wala po kayo nito, pwede naman po kayong direct na mag-input dito mismo sa solo and non-solo. Pwede po yan. Direct. Okay po. And change the total number of students per grade level. Kung ilan po yung population sa bawat grade level. Sa grade 3, grade 4, grade 5. So, in my case, example po ay 214. Okay, and the last thing that you should do is to change the formula. Yeah. So, ganun lang po. Again, ito po ay total number of students who got the correct answer. Ito naman po ay total number of students per grade level. Ta-times nyo lang po sa 100. And yan, nandiyan na po yan. Automatic na po na merong interpretation yan. So, ganun lang po ang gagawin ninyo para makuha nyo yung interpretation ng solo and non-solo exam nung first, anong second quarter.